Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ikatlong linggo ng Adbiyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaaga na ang pagsilang ng ating manunubos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalihin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Tinugo niya ako upang ibalita ngayon panahon ng iligtas ng Panginoon yung mga tao na hinirang niya.
at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lunsod. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lunsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya naman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lunsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matigas sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamaking anumang bagay mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuting. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapantasan ang buo ninyong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal nasa akin upang hagda ang mga dukha ng araw. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nilang muli. Sabihin mo sa amin para masabi naman namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kaniyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang gabi po, ay magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Ayan, nalito na, no? Dahil ang daming schedule ng simbang gabi. Pakibati ang katabi, magandang tanghali and advance Merry Christmas. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, ang ikatlong linggo ng Adbiyento ay kilala bilang Linggo ng Kagalakan. Sa wikang Latin, Linggo ng Gaudete. Kaya't kung inyo pong mapapansin, kulay rosas ang kasulya na ginagamit ng mga pari. Ito ay isang makapangyarihang pagpapaalala na dapat tayong magalak sa kabila ng mga lungkot, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga dagok at mga alalahanin sa buhay. Kaya pakisabi sa iyong katabi, magalak ka. Mukha namang hindi nagagalak, ano? Mukhang nagugutom. So pakisabi uli, magalak ka sa Panginoon.
Ayan, very good. Bakit kailangan nating magalak sa Panginoon? Dahil malapit na, ilang tulog na lamang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Kaya naman, ramdam na ramdam natin sa ating ebanghelyo ang kagalakang ito. Ayon kay San Juan, may sugong ipapadala na mas higit sa kanya. At si Jesus Nazareno ang isinugo ng ating Diyos Ama. Bilang sugo, ipinagkatiwala sa kanya ang misyong iligtas ang bayan ng Diyos mula sa kuko ng kamatayan at kasalanan, mula sa mabibigat na paghihirap at mula sa mahabang pagkaalipin. Isinugo din si San Juan upang ihanda ang pagdating ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, si San Juan Bautista ay may mabuting kalooban at punong-puno siya ng pagpapakumbaba. Para sa kanya, hindi mahalaga ang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kanya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kanya, makilala ng tao ang tunay na liwanag. Uulitin ko po, para kay San Juan, hindi mahalaga sa kanya ang kanyang sariling karangalan o ang mga papuri ng ibang tao tungkol sa kanya. Ang pinakamahalaga sa kanya, makilala ng bawat isa ang tunay na liwanag, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na Mesiyas, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman po, hanggang sa malupit na kamatayan ni San Juan, ay hindi nawala sa kanya ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil magpahayag ng katotohanan kahit buhay, kahit ulo pa niya ang kapalit. Ito ay isang pag-aalay na kahit sa kanyang kahuli-hulihang hininga, hindi siya bumitiw sa Diyos. Uulitin ko, maging sa kanyang huling paghinga, hindi siya bumitiw sa Diyos. Kumapit siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga hindi katakataka na sinasabi sa Ebanghelyo na siya ang nagpatotoo sa maningas at tunay na ilaw. Subalit ang tunay na ilaw, ang pinakadakilang ilaw, ang pinagmumulan ng lahat ng ilaw, yan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya naman sa kaniyang pagdating dito sa ating mundo, naranasan ng tao ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa kaniyang pagdating sa lupa, hatid niya ang ating kagalingan at kaligtasan. Dahil sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nakakita ang mga bulag, nakapaglakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa dukha ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang ibig sabihin ng tunay na liwanag. Isang liwanag na laging naghahangad ng kabutihan ng iba. Laging kumikilos ng may pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya nga po maliwanag na ipinahayag ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Hinirang niya ako
upang ang magandang balita ay dalhin sa mga mahihirap, upang pagalingin ang mga sugat ng puso at palayain ang lahat ng bihag at mga bilanggo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, napakagandang paanyaya sa ating lahat na sa pamamagitan ng ating pagdidebosyon at pananampalataya, naway magliwanag din ang bawat isa sa atin. Subalit bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Madami po sa atin, imbis na maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo nagiging mitsa ng kaguluhan. Imbis na maging daan tayo sa kapatawaran, tayo pa mismo nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na magpakumbaba, kagaya ni San Juan Bautista, ipinaiiral pa natin ang ating mga pride. Imbis na maging masaya tayo sa tagumpay ng ating kapatid at kapwa, tayo paminsan ang pinagmumulan ng mga inggit at hinanakit. Imbis na magbigay, pinagdadamot pa natin kung anong mayroon tayo at kadalasan nagiging makasarili tayo. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan at sa kapwa, maraming pagkakataon, nag-aalinlangan pa tayo. Mga kadiboto at mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi tungkol sa ating mga sarili. Uulitin ko, ang tunay na kaningningan ng Pasko ay hindi patungkol sa ating mga sarili. Ang tunay na kaningningan ng Pasko ay ang magningning tayo sa kabutihan at pag-ibig, gaya ng ipinadama ni Jesus Nazareno. Dapat marunong din tayong magpasalamat sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga ano ang habilin ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica sa ating ikalawang pagbasa? Sabi niya, magalak tayong lagi, maging matiyaga tayo sa ating pananalangin, at ipagpasalamat natin sa pangalan ni Kristo ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. At higit sa lahat, naway huwag nating kakalimutan na kung wala si Jesus Nazareno, wala rin tayong pagdiriwang ng Pasko. Ang tanong, paano po ba tayo maaaring magliwanag ngayong panahon ng paghihintay at ng Kapaskuhan? Simple lamang, balikan natin ang paalala ng Diyos. Ayon sa katarungan at laging matuwid, dapat ang ating ginagawa. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos at pagmamalasakit sa iba, at sa pamamagitan na rin ng awa ni Jesus Nazareno, tiyak yon, tayong lahat magniningning, hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, maging pati sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya.
sumasampalataya ako. Pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at ng pag-asa habang hinihintay natin ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao, manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo o Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspo sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, o mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Alcin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.